So hi guys, welcome back to my channel. Oops, pause muna. Bago natin panoorin yung video, like before, dadaldal muna ako, diba? So this time, I'll be sharing to you yung previous trip ko sa Burjas Island. Siguro marami na rin nakapunta sa inyo doon, no? Kasi relatively malapit lang naman siya dito sa Luzon. And sobrang accessible din naman niya kung plano mo lang din mag-weekend trip. By the way, this is also my first solo joiner trip. In short, naki-epa sa trip na iba. Siguro nagsasawa na kayo sa salita ko solo, no? Ako din eh, makasawa ng solo. Aww. Hindi ako ugot. Ano ba naman yun? Lagi ka na nakikisik-sik pa. Ano ba yun? Going back, funny lang din kasi sobrang bigla lang din ang trip na to. If I remember it right, nasa work ako noon, Wednesday ata yun. And biglang kumati lang yung paa ko. At first, akala ko alipong lang yun. So, I was ready to call Lola Susan to ask if my right med pa dito. Corny. Pero yun, habang nagbo-browse ako sa newsfeed ko sa Facebook, may bigla akong nakita na tour for that weekend. And yun, suddenly my heart went, oops! Joke lang! So ayun, minessage ko agad yung contact person to ask kung pwede bang mag-solo joiner. And luckily, pwede naman daw. Nagbayad lang din ako agad online to reserve my slot. And Friday morning ata nun, saka lang ako nagtanong kung saan ba magkita-kita. To think na that night din yung alis namin. Kung ano lang makuha kong gamit doon sa work, diretso namin ako. Yung kinuha ko palang tour ay yung kay Wonder Trip Travel and Tours. They are also offering naman ng other tours within Luzon. If you're interested, you might check it out as well. Okay silang kausap pa and mabait. Highly recommended talaga siya. Especially if you're a joiner. So, just to give you an idea, yung tour ko ay nag-cost ng 2,899 pesos. This includes all the transportation, yung boat and yung land trip namin. And 5 na buffet-style meals. So, yung breakfast, lunch, dinner, breakfast, lunch. So, provided din nila yon. And yung tent na pag-stayan mo dun sa campsite. So, for my case, buti naman, since solo trip naman ako, hindi naman nila ako pinashare sa iba. Solo ko din yung tent na pinrovide sa akin. Other than that, yung i-expect mo na magagastos mo pa dun is yung entrance fee sa Animasola Island, which is around 120 pesos. And yung mga shower, yung mga ligo mo doon. Yung ligo mo sa campsite, kasi per gallon talaga siya ang bayad. It's around 50 pesos. And also yung ligo mo sa port, once na pauwi na, 25 pesos. Pero minsan 50 pesos din, depende rin kung kanino kayo makikiligo. Kasi minsan yung mga bahay doon nagpo-provide ng service na pwede ka maligo doon. So, i-rundown ko lang din yung mga places na included doon sa island hopping natin mismo. So, first is yung Animasola Island. So, dito yung sikat na rock formation na usual na makikita mo na nagpapaphoto of yung mga galing sa Burjas. Next is Tinalisayan Island. Ito naman yung typical na tropical island beach mo with sandbar. So, dito naman kami nag-relax lang din during lunchtime nun. The third one is yung Sombrero Island. Ito yung main campsite ng mga tourists na nagpupunta sa Burjas Island. Dito lahat nag-overnight stay. Nung time namin, medyo puno rin yung island ng tourists. Share ko lang din na first time kong mag-overnight sa tent on a beach. Kintek, sobrang init din pa rin pala kahit gabi. Ang hirap matulog. So next time, magdala na lang siguro ako ng makapal na pwedeng ilatag para hindi ako direktang nakagado sa buhangin. And doon sa island, meron sari-sari stores. Nung time namin, may nagbebenta din doon ng halo-halo. And may charging station. So if ever man na need mo na mag-charge, wala kang power bank or low bat na, so pwede kang makicharge doon overnight. What I did is, since dalawa yung dala kong power bank, iniwan ko yung isa na mag-charge doon para hindi ko isusurrender yung phone ko. Then, gamit ko yung isa. So medyo malakas kasi ako sa battery nun since marami ako dalang gadgets nun. So, ayun, di ko na matandaan yung cost nun. Siguro yun, 20 to 50 pesos na yun at most. Fourth island is yung Dapa Island or also known as the Snake Island. Kita naman dun sa island niya mismo kung bakit siya Dapa Island. And tinawag din siyang Snake Island kasi maraming snake ang pumupunta sa island, especially during summer season. Usually pa daw, mahilig silang magpa-feature on their swimwear. Joke! And dumaan din pala kami sa Alibihaban Island. Technically, hindi na siya part ng Masbate. Under na siya ng Quezon.
Pero yun, nadadaan na kasi siya pagbabalik na sa port. So, ito naman, well-known siya for yung mangroves niya along the beach. So, yun, nag-chill lang din kami doon before kami bumalik sa port. So, basically, yun yung mga locations na pupuntahan for this Burias trip. Hindi ako masyadong nakapag-capture all throughout the trip. So, sobrang short video lang din yung na-produce ko. So, yun, marami na rin ako nasabi. So, let's watch this. Burias Island. So that's it. Hiki lang ng video, no? Sorry, yun lang talaga kasi yung mga na-capture ko nun. Pero I hope kahit short video lang yun, napakita ko naman sa inyo kung ano yung mga offer ng Burias. And hopefully, makonsider nyo na ma-visit siya someday. Especially pag yung feel nyo lang na mag-chill on your weekend. Good option din pala to for those na gusto mag-try mag-solo travel. Pero natatakot pa mag-DIY. Tingin ko, dun muna kayo mag-start din muna. At least, di ba, wala na kayong intindihan. Hindi nyo naintindihan yung itinerary. Ang need mo lang talaga is sumama ka and magbayad, syempre. May chance ka pang maging friends yung mga makakasama mo sa trip. So, yun, hanggang dito na lang din muna. So, I'll try na mag-edit ulit ng mga videos pa na meron ako sa external hard drive ko. And, i-share ko ulit sa inyo. Comment lang din kayo sa baba if meron kayong masasuggest na content na pwede ko naman gawin. Malay nyo, makonsider ko and gawin ko siya some other time. And, syempre, don't forget to like this video and subscribe to my channel. And, pahabol ko lang din pala. Gusto ko lang batiin yung kapatid ko na happy birthday. So, Joseph, happy birthday. Meron akong maliit na cake dito. Favorite mo mo ka. Happy birthday. Thanks, Mark. The best ka talaga. Hi, ako nga pala si Joseph. Ako na lang mag-end dito kasi nag-CR siya eh. Paano ba to? Paano ba to? Hanggang dito na lang muna. See you again next time. Thank you ulit sa birthday greetings. Salamat, Mark. Bye.